Hi guys, welcome back to my channel, LPP TV. And today's video ay meron tayong pinupuntahan guys na isa rin katiits natin. So nagpapasalamat din ako sa kanya at in-invite ako guys. Nandito tayo ngayon guys sa kanyang area. So papakita ko muna sa inyo ang partial ng ating mga site. Diretso na po tayo guys, wala nang kuskus balungos. Ito po kami ngayon, siyempre i-scan namin itong kanyang area na merong prospect po dito banda sa going northeast. So dito sa posisyon ko ngayon guys ay nakaharap po ako sa north. So ito po isi-share ko sa inyo ang kanilang sign. Ito pong napakalaking bato ay kung titignan mo sa malayo guys ay parang turtle o turtle head itong kahati dito sa kaniyang parte. So ito naman po guys ang kaniyang mga signage, may tatlong butas dito. So ito naman ang ibig sabihin naman ay pwedeng load o pwedeng marker. Ito naman ay kung sa akin lang, kung ako magdidiko dito guys, ay posibleng ito yung mga bench marker dito po sa area. So hanap po tayo ng tatlong kahoy o di kaya tatlong malalaking bato na naka-triangle position. Sa aking tingin naman ay kung bato ang pagbabasihan ay marami tayong makikitang bato. Halimbawa na lang itong una ito, tapos pangalawa nandun po ang malaki. Tapos yung isa, banda doon, pwede rin doon sa south tayo kukuha ng isa pang parte nito guys, coordinates nito guys. Pero pagbabasehan natin sa load guys, ito, banda dito, kung sa treasure map ito guys, ay ito naman yung river. Ito yung parang creek. Yan, ito po ang kanyang creek. Tapos ito namang mga butas-butas na ito, ay ito yung reference to the object guys. So pwedeng tatlo ang object dito lang banda, except po sa ibang lugar. Kasi ito po pag i-charge natin na isang treasure site ay malalakihan ito guys. Itong sa east, malaki big load dyan po sa itaas. Tapos itong dalawa naman nasa southeast ang isa, malaking object. Tapos northwest naman yung isa, malaki din guys, nandyan sa may bundok din. Pero dito bandang S, ito po ang lugar natin, ito po ang lugar ng ating katiits na pinuntahan ngayon. Sa kanya ito, kung pagbasya natin to sa stone map, ito yung kanyang lugar guys. So ito po yung sapa, maliit na sapa dyan, pa north po siya. Sa kabilang bundok dito ay ito po ang area na pinuntahan natin. So wag na nating iskanin or i-decod yung iba pang site na hindi naman sa kanya guys. So keep on watching na lang. Let's go guys. Wala nang intro. Wala na rin shout out. Kinunan ko po ng mga ebidensya po dito. Naghanap po ako ng true marker talaga kasi nakikita natin dyan is mga hole. Pwede naman natin i-chakwira yan bilang isang nature. Pero dito naghahanap ako ng isang guhit talaga at ito ang aming nakikita guys. Ito, ayan, naka-concave ano po siya. Ginungitan po talaga siya ng mga metal elements. Ayan, naka-heart siya. Papunta po doon north po, tapos 40 degree may hukay po dyan sila. Ayan, may counterfeit naman sila dyan na sign din na tatlong butas, may arrowhead naman yan, mapapansin mo dyan may arrowhead. Tapos ngayon guys, syempre hindi tayo kumbinsido guys hanggat hindi natin nai-scan. So let's go, scanning tayo dyan na area na yan. Keep on watching. So mga 3 minutes.
order sa expecting that. Aman ini penuh as bubi. Jero taro. Ano siya? Ayan, meron po siyang tinuturo. Ha? 225 Northeast. Oh, dili. Gikan diha, paingon diri. North. North. 225. 360 degree, pasawat gikan diri. Apa north? North south. Wala akong reading, wala may go ba? Wala, dili, wala may go. Wala ba taon? Wala niya, ditika. Oh, dili ka siya. Ang globe yun noon. Nasambahan pa ni pagka, tanong mo madre, oh. Hinay lang siya ba, dikit pareha sa ito itong may kawayan nga. Ang hinay bro, gamay. Gamay ra. Gamay or mga gamay ra siya nga item.
Muna si Kwan, pasagara. Di, wa may detection lagi diha, babaw. Yeah, positive. Aman. Yeah, 1 foot by 8 inches. Hmm, oba. 3 feet. Igo man siya dito. Dire imong prospect target. Dire, igo ang detection dire. Pero dito lagi sa Kwan. Dito lagi siya. Siguro kana yang gibasa kay nako siguro kay sudan. Mo yung antipolo 3. So, titignan natin kung meron siyang frequency detection sa ating Ranger Pro. Ayan po, ating Ranger Pro, nakaset po yan ng 5011. So, gold frequency signal lang po siya ang kanyang madidetect. Stop. Wala gini bro. Wala dia. Dito man. Reference ra siguro na siya. Karaan ba na dili? Sa guarder ko nga marong nag wala, wala detection dia kung reference signs na siya. Dito. Patutuyo yung heart. Kuhan sa bato ba? Kuhan sa bato. Anong nato? Truho ganyan bro. Diya kayo dapit? Tala nato. Muli. Ngayon naman niya. Kung nga. Ah, wala. Man, dito may tika. At anong. Subayan. Yan nato ng libi ha. Eh dito kung may pondo mag isa dito. Ah, dito rin dito mo sabot. No? Pero wala dito ha? Wala. Di ko ika sa na pamangkani yung ugsok possible gold good oh ang frequency niya frequency gold ba natong gina sit mo lagi nang gitudlo ano ang simod niya. Katatapos lang ng aming exploration dito guys somewhere in Dilsur. Hindi ko na nagusan Dilsur ba ito? So daw Dilsur or something like that. So ito na ngayon. Dua. And magre-relax tayo guys. Medyo malayo ko po ang aming biyahe papunta pa kami guys ng Cebu City. So bukas naman nasa Jinsan tayo guys. So thank you for following me kahit anong mga vlog ko guys. Salamat ako sa inyo. Ayan, napakaganda at maangin po dito yung ating tour guide. Ito kami ngayon sa PS2 na magre-relax, nakain. Siyempre, napakahangin dito guys. Maangin po dito guys. Taka, napakaganda po ang pagiging sober. Nice kayo ang view. Wala palang nahuman.